patis, toyo, suka, soft drinks, mineral water. Ano ang common denominator nila? Kalat sa bahay pag naubos na ang laman. In fact, around 1.6 million ang nakuhang plastic bottle sa ginanap na 2016 International Coastal Cleanup. So, ang mga wala mong bote ay dagdag na namang kalat sa bansa? Tama ba? Mali! Sa konting creativity at imagination, hindi na sila kalat o basura lamang. Lalo na ngayon na pasok na ang dermites. Hello, online universe! At sa ating timbahay dyan! Welcome po sa Tita Au's Corner, your art cycle hub. Ako po si Tita Au, ang makakasama ninyo na kung saan ang mga akala ninyong basura ay may pakinabang pala. At umpisahan na natin ang pagdiligpit ng kalat sa bahay sa pamamagitan ng pagbuo ng pinaka-importanting Christmas decor. Yon ay ang bilin. Kaya maghanap na kayo ng lumang bote, lumang papel o dyaryo, retaso ng tela, karton, gunting, tissue roll, at sequins or glitters. Basta kahit na anong makintab. Siyempre, kailangan din ng glue sticks at glue gun. O sige, ihanda na ang mga gamit at magsisimula na tayong mag-art cycle dito lang sa Tita Au's Corner! In 2019, based sa Healthy Human Life website, meron tayong 2 million tons na overflowing discarded water bottles sa ating kapaligiran na patuloy na dumadami hanggang sa ngayon. Mahalaga ang waste management o ang tamang pamamahala ng basura. Ang hindi wastong pagsasaayos ng basura ay nagdudulot ng masamang epekto sa ating kapaligiran at kalusugan. Kung kaya't ugaliin nating mag-segregate at mag-recycle sa ating mga tahanan upang mabawasan ang basura sa ating kapaligiran. Nafe-feel nyo na ba ang simoy ng Kapaskuhan? Ako na damang-damadam ako na. Narinig nyo na ba yung kanta ni Jose Marichan? Whenever I see girls and boys, aba, papalapit na talaga ang Pasko. Ang mga Christmas decors, ready na ba? Meron na ba? Ngayong araw ay gagawa tayo ng bilin. Alam niyo ba na si St. Francis of Assisi ang nag-introduce ng bilin sa Spain? Kasi one time, naghahanap siya ng manger na gawa sa straw na ilalagay niya sa kanyang altar. Simula noon, ang bilin na ay ginagamit sa atin na sumisimbolo sa kapanganakan ni Jesus. At ang pinaka-importanting sangkap sa ating gagawin ay ang mga bote. Marami nito sa inyong mga bahay, di ba? Alam nyo ba na ang mga bote ay hindi natin dapat gamitin ng more than once? Katulad nito mga pet bottles or single-use plastic. Kasi may masamang epekto ito sa ating katawan. Kaya dapat iwasan natin to. Teka, tatawagin ko na ang ating mga art cyclers na sila Jack at Vincent. Sila ay gagawa ngayon ng bilin mula sa mga materials na to at iba pa. So, magsimula na tayo. Ito ang ating mga gamit na kakailanganin. Thank you.
Alam niyo ba na may code din pala ang mga plastic bottles? Oo, meron! Itong mga code pala na ito ang basehan kung maaari pang gamitin ulit ang isang plastic material. So bago bumili o gamitin, i-check ang code nito sa ilalim ng plastic products na may number 2, number 4, at number 5. Pero tandaan, kapag ito'y lumabo o marupok na, kailangan na itong i-dispose o palitan. Step 1. Kumuha ng isang malinis na plastic bottle at tanggalin ang label sticker nito. Step 2. Sunod naman ay kumuha ng dyaryo. I-crumple ito ng pahugis lollipop. Ito ang magiging ulo ng ating bilen. Isantabi muna natin ito bago idikit sa bote. Step 3. Kunin ang lumang tela at ibalot ito sa ating bote. Kahit anong kulay naman na meron kayo sa bahay ay pwede. To make sure na hindi ito matatanggal, gagamit tayo ng glue gun para idikit ito. Paalala sa mga kids, magpatulong sa inyong mommy at daddy kung gusto nyo itong gawin para hindi tayo madisgrasya. Step 4. Kuhanin ang binilot na dyaryo at idikit sa bibig ng bote. Ayan, konti na lang at malapit na nating mabuo ang isa sa mga karakter sa bilen. Sa tingin ninyo, sino kaya itong karakter ang ginagawa natin ngayon? Hindi makukumpleto ang katawan kapag walang kamay, hindi ba? Step 5. So, kuha uli tayo ng dyaryo, i-crumple, pero this time, pahaba naman. Bahagyang butasan ang magkabilang gilid ng tela para sa pagsosuotan ng braso at kamay. Maaaring gumamit ng glue gun para sa mas matibay na pagkakadikit-dikit ng braso nito. Para sa final look, kuha tayo ng retaso ng tela. Ito ang magsisilbing OOTD, shawl o pandong. Nahulaan niyo ba kung sino siya? Tama, siya si Joseph. Ang galing, no? Pero parang may kulang pa to. Alam ko na yung tungkod niya. Lagay natin, ha? Ayan, kumpleto na ang OOTD ni Joseph. Perfect, di ba? Alam nyo, pwede pa itong pagandahin. Pwede nyo kulayan yung mga kamay, tsaka lagyan ng mata, ilong at bibig yung mukha niya. Oh, nasundan nyo ba ang upcycled project natin for today? Patingin naman kami. Share nyo na sa Facebook page ng CFA. It takes at least 450 years for a plastic bottle to completely degrade. Matatanda na tayo, matatanda na yung mga apo natin sa tuhod. Andyan pa rin yung mga basyo na yan. Kaya sa halip na magdagdag pa tayo ulit ng mga basyong bote ng suka, toyo, soft drinks at mineral water, gawin natin itong isang decoration. Kagaya ng art cycle nito. Di ba ang ganda? The best pa rin syempre, ang dalawang unang R, refuse and reduce. Pero hindi naman talaga natin maiiwasan yan sa ngayon. So, let's reuse and recycle. Sabi nga, art cycle na natin yan. So, paano? Itakits ulit tayo sa susunod na Biyernes. Dito lang sa Tita Au's Corner, where we save the environment one corner at a time. Bye and see ya!